Isa pa rin po ang ilang investors ng Kapa Community Ministry International dito sa Jensen na makukuha pa nila ang perang ininvest sa Kapa ngayong naaresto na nga ng otoridad ang founder na si Pastor Joel Apolinario. Napapatrol si Ian Mangumpit. Magandang balita para kay Mang Junmar ang pagkakadakip sa founder ng Kapa Community Ministry International na si Joel Apolinario. Mistulang nabigyan siya ng pag-asang mababawi pa ang perang ininvest sa Kapa. 15,000 pesos ang hinulog niya sa Kapa at pinatulog ng isang taon, pero bigong mabawi ang interest maging ang kapital dahil biglang pinasara ang Kapa. Sa ako lang sarili, kung ibalik niya, pasalamat ko. Amo lang dyan ako ano. Pero natubag naman ang iyang ano, problema na tubagon po niya dito sa taas. Nakalaan sana ang pera para sa pag-aaral ng kanyang mga anak at sa ilan pang gastusin ng pamilya. Pero gipasingit ko lang sa uban ako, pero nga kwarta mangod na, sayang po. Ilan lang si Mang Junmar sa mga investor na nag-aasam na mabawi pa ang investment sa Kapa, ngayong arestado na ang founder na si Joel Apolinario. Naaresto ito at ang kanyang misis na si Reyna Apolinario at 25 iba pa sa pinagsanib na operasyon ng otoridad sa isang isolated resort sa Lingig, Surigao del Sur, kahapon ng umaga. Ayon sa National Bureau of Investigation, haharap sa kasong syndicated estafa si Apolinario. Maaring kunin ng gobyerno ang mga ari-arian ni Apolinario at ipagbenta at kung anuman ang malilikom na pera ay posibleng maibalik sa mga investor. 2019 ang iniutos na ipasara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Kapa dahil sa umano'y Continuing Crime Investment Scheme ng Kapa. Milyon-milyon ang nagpamyembro sa Kapa sa pag-asang umangat ang buhay nila mula sa kahirapan. Pero mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi na pyramiding ang investment scheme ng Kapa. Tuo lang muna ko kay abogado ko inyo kong presidente. Huwag na ay tinuod pa na, di, porbida gino. Ako na'y muingon, sige, hasta ko mo apil na. Ayaw magsudi ha, kay ilad na. Niraid ng NBI at CIDG ang mga tanggapan ng Kapa sa iba't ibang bahagi ng bansa at sinampahan ng kasong syndicated estafa ang mga opisyal nito, kabilang na si Pastor Joel Apolinario at misis nito. Walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ni Apolinario at ng iba pang mga opisyal ng Kapa na pinapaaresto na ng korte. Yen Mangumpit, ABS-CBN News.